Hi guys! Welcome to our YouTube channel! And for today's video, may napapansin ba kayo sa aking background? Ayan, so ngayong araw na to, hindi ko talaga alam kung magsasucess yung gagawin natin. So gagawa, tatry kong gumawa ng numbers cake. So birthday ni Yuna sa 8, so Tuesday, pero gaganapin namin siya ngayon Linggo. So it's December 6. Pero gusto ko lang gumawa ng numbers cake para kay Yuna. So 6 years old na siya, so ito yung mga ingredients na meron ako dito sa bahay. So meron akong ayan. So Graham M1A San na biscuit, and meron din ako dito yung crush na version ng Graham. And meron tayo dito, ayan, Nestle cream and also condensed. And meron tayo dito mga pang-toppings kagaya nito, mallows. Ito may maliit na version. And ewan ko, pinapayaran lang ako nito dun sa bake shop. Pero hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin ngayon. Pang decoration siya. Ewan ko kung natawag dito. And meron tayong mga natirang sprinkles dun sa... sorry, medyo bad boys pa kasi kagigising ko pa lang. Ang oras natin is alas 4 pa lang, madaling araw. So ayan, so gagawa rin tayo nitong sprinkles. Dapat talaga kagabi pa ako gagawa. Kaso medyo pagod na. Tsaka naantok na ako, kaya natulog na muna ako. So ngayon lang tayo gagawa. Tsaka mas maganda ngayon kasi wala yung makukulit na bata. So mga kagawa tayo ng dire-diretso. And ito nga pala yung pinaglagyan ng cake nung ate ko nung birthday niya, nung gender reveal party. So binalutan ko lang siya ng foil. So pagpapatungan natin siya mamaya. So yun, so mag-experiment tayo ngayon kung makakagawa nga ba tayo ng numbers cake gamit itong mga ingredients na to. So samahan niyo ako guys. So maraming salamat nga pala muna dun sa mga nag-subscribe sa amin dahil na-hit na namin yung aming 1,000 subscribers. So hindi pa kami masyadong gumagawa ng video para dun kasi gusto muna namin na ma-monetize kami para isang bonggang celebration na. Pero maraming salamat sa inyo guys. Ayan, sa inyong patuloy na pagsuporta. And asahan niyo syempre na mas gagawa pa kami ng mga magagandang content and in and may make sure namin na syempre mabigyan kayo ng quality videos and content. Ayan. So maraming salamat. So without further ado, let's start this. Okay, so simulan na natin guys. So dito nga natin ilalagay yung numbers cake. So hindi ko alam kung paano to sisimulan. So it is only experiment time. So try natin patagan muna nitong ating M.Y. San Graham na biscuit. Okay? So dapat talaga cake yung gagawin natin ngayon. Kaso parang masyado ng usual yung cake. So sabi ko, why not gumawa tayo ng numbers cake. So nakapanood ako ng mga videos, usually yung ginagawa nilang numbers cake, yung mga cupcakes, try din natin gumawa nyo next time. For the meantime, ito muna. So gagawa tayo ng number 6. So hindi ko alam kung paano ito magiging below. So ganito na lang siguro muna. Ayan. So meron na tayong number 6. Gusto ko lagi ng pangalan ni Yuna dito sa baba. So parang hindi siya gumawa, gumalaw, lagyan natin siya ng pinakang paste. So ang gagawin natin paste or yung pinakang pandikit is ito. Tutunawin lang muna natin siya kasi galing siya sa ref. Ayan, nagmumoist-moist pa. Ayan, so tunawin na natin to. Konti lang muna, mamaya gagawa din tayo ng buo. Pwede titira muna natin siya kasi nga experiment lang to. So hindi natin alam kung magiging successful ba. So lagyan natin siya sa plastic. So yan, nalagyan na natin sa plastic yung ating tinunaw na Nestle cream. So ididikit na natin itong mga numbers para hindi siya gumagalaw. So let's konti lang kasi didikit naman natin. Ayan, so nakadikit na siya. So, gawa naman tayo nito. Lagay din natin siya sa plastic. Okay, so nakapaglagay na tayo ng condensed milk sa plastic. So, magagawa din tayo ng pandikit dito. So, ito yung gagawin natin. Ah, shit.
yung kalat, pasensya na. Kasi nga, experiment lang to. So, hindi ko alam po anong dadamputin ko. Ano. So, ito yung gagamitin nating pampatong para tumaas yung ating number stick. Ayan. So, mallows. So, try lang natin muna kung ano magiging itsura. So, ganito siya. Para tumaas. Ayan. So, idikit na natin. So, ito yung gawin natin pandikit. So, meron tayong mangga sa so, lagyan natin siya mamaya para magkaroon siya ng flavor ng mangga. So, hapon pa talaga yung celebration, kaya siguro naman mamayang hapon matigas na to. Kasi i-wrap natin siya. Ayan. Ayan, so nalagyan na natin siya ng mga mallows. So, ang naisip ko, lagyan natin siya dito sa gitna ng mangga para may flavor. So, kuha lang tayo ng mangga. Okay, so ito na yung ating mangga. Ayan, so nakapaghiwa na ako. So, lagyan lang natin siya dito. So, may pagitan para may flavor siya. Para may lasa naman. Ah, buo-buo. Then, nalagyan natin siya ng Nestle cream mamaya. Ayan, so, pupunin lang natin. Okay. So, pwede na yan. So, lagyan na natin siya ng gatas. So, ito yung tsura niya. Tcharan! So, magmimix tayo ng condensed milk tsaka ng Nestle para hindi na natin ilalagay isa-isa. So, magmix lang tayo. Okay, so ito na yung natirang Nestle cream tsaka yung natirang condensed, so imimix na natin siya para hindi na tayo mahirapan na magbukod-bukod ng magpapatong. Lalagay lang ulit natin siya sa plastic. So tumayo lang ako kasi ang hirap matalo kapag hindi ko nalagay natin kapag nakaupo. So mali yung lalagay natin, mali eh, pero kiri lang. Imimix lang natin siya. Ayan, so sana hindi matapon. Mix lang, mix. Ayan, tapos lagay natin siya sa plastic para hindi tayo mahirapan mag-lagay. Okay, so lagay natin siya sa plastic. Okay, so ito na yung ating minix na Nestle cream tsaka condensed milk. So ilalagay lang natin siya dito. Bago natin patungan ng isa pang Graham na biscuit, okay? So wala kami yung pinakalagay talaga ng icing. Hindi ko lang po yung tawag doon. Pero siguro sa susunod, isa-search ko. So sana hindi mabuhay yung mallows, no? Oops. Okay, so lagyan lang natin ng buo. Lagyan natin ng mangga kasi may butas. Oops, tutumba. Kapit lang kayo guys. Kapit lang kayo guys. Wala lang. So ayun na nga. Dahil experiment lang to. Lumalabas yung mga gata sa gilid. Okay. Ayun, oh. Hindi kasi marang kung mga malos nito. Ayan. So, papatungan na natin siya. Mamaya na natin yung lilinisin. Patungan na natin siya ng isa pang layer. So, lalagyan ulit siya natin ito. Pandikit. Ay! Sumire. Ayan. Ay! Sumire. Para medyo mataas-taas naman siya. Pero actually maganda na nga yun. Yung isang layer na yun. Pero gusto ko lang medyo mataas. Okay, so hatiin na natin ito. Ayan. So, so, yung pinakang toppings, naisip ko ito yung ilalagay natin. So, bubudburan lang natin siya. So, ito yung mga maliliit na mga mallows na nabili ko. So, hindi ko nga alam kung ibubudbud na natin siya agad. Pero sige, ibudbud na natin siya.
So ito na yung lalagyan natin. Ito yung gamitin natin, yung mix na napandikit. Okay guys, so tapos na. Sorry hindi ko napansin kanina na hindi pala naka-live yung video o naka-play. So, ang ginawa ko lang naman is nagdikit lang naman ako ng mga Graham na biscuit dito sa pinakang pinagsasapin na. Nahirapan kasi ako kanina dinisin yung mga nag-leak na mga gata sa gilid. So, naisip ko, lagyan ko na lang ng tinapay sa gilid. So, lalagyan natin siya ngayon ng design. So, tapos na yung number 6. Ayan. So, lagyan na lang natin siya ng design. So, lalagyan ko siya ng mga gatas. Tapos, bubudburan ko siya nito. Ayan. So, parang hindi naman siya mukhang ganitong tinapay lang. So, pagkatapos kong budburan, lalagyan ko siya ng mga sprinkles. Okay? So, yun lang yung gagawin natin. Tapos, lalagyan ko na ang pangalan ni Yuna dito sa baba. So, let's start. So, ito na lang lalagyan natin. Sabihin. So, umiiyak na nga si Gio ngayon. So, ayan. Tapos, i-platin lang natin. Well, i-platin natin siya gamit ang kutsara para gumitit yung Graham na crush. So, ayan. Okay, so, ayan. So, kinalat natin yung cake para pag lagay natin yung dinurog ni Graham. So, ay, kinalat natin yung gatas. Ayan. So, lagay na natin. So, ibubudbud lang natin to. So, handa na ba kayo sa kakalatan? So, hindi ko alam kung paano ko siya ibubudbud. Siguro ganito na lang. Okay, so lalagyan na natin siya ngayon dito ng pangalan sa baba.
So, yun na po. Simula ko gabi yung ginagawa niya. So, ito na po. Yan. So, nilagyan ko lang ang pangalan ni Yuna dito sa baba. Pero hindi pa siya nakadikit. Ayan. So, trial pa lang. So, ididikit ko na siya ngayon. Gamit itong ating creamer. Ayan. So, ididikit ko lang siya. So, ito na lang yung gamitin natin. Mas madikit to. Yung condensed. So parang hindi siya nagtutumba. Ayan, so hindi ko lang lahat. Ayan, so ngayon ko lang naisip, hihirapan na ako maglagay nung dito sa ilalim ng ice ng malo. So pwede ko nga pala itong sasaw. So yun, meron tayo dito, iyan na pa rin. So na natin para mas mabilis dahil natatagal na ako. Sasaw na natin. Ay! Yun na mong takalat. So nangyari ko sa 1 letter N kapit. So binigat ito lang yun. Dari mahirap. So pwede nyo itong gamitin na pangkapal kalahin yung nakapun. So yung ginamit ko yung pangunin ko dito. So pulat nitong mga flash ng ilalim. So ganyan ganyan ko lang siya. Kasi bumabakat yung daliri ko kanina. So itong malos na lang yung ginamit ko. Tapos ito na tayo maglagay ng pangalan ni Yuna, nadikit ko na siya. So ito na yung itsura niya ngayon. Ayan. So Yuna. So lalagyan ko na siya ngayon ng happy birthday sa kinid. So dito. Kasi sayang naman ito, hindi natin magagamit. So lalagyan mo siya ng happy birthday. So iniisip ko pa ako sa ito gagamitin. So lagyan ko na. So gumawa ko ng bago kasi masyadong malaki yung butas ng mga ginawa ko kanina. So dapat maliit lang. Ayan. So panalagay lang natin ng happy birthday. So bumawa tayo ng bago guys, so yung next cream na lang gagamitin natin. Kasi yung condensed masyadong malakot. So ito na lang gagamitin natin. Ay, masyadong halap daw. So try ko natin. Ayan. 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 Patingin nyo. Ayan. 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 Okay, so wala kang talent sa pag-inlog rin, so pagkasamahan nyo na. So hindi ka kasha yung birthday dito, PH, tapos may day pa. So takpan natin. Kasi hindi ka pa siya. So gawin na lang natin happy bleeding. Kasi hindi siya magkapasya. So ngayon, ididikit na natin ito. So candy nga pala ito, hindi ito mga beads. So, ay, shit! So didikit lang natin siya isa-isa. Yung parang ganyan. Sumakalik ko sa braso. Masyadong maligit. Okay, pagkakalik ko. Bulang. Bulang po. May nakakain ka na lang. Ayan, sumakalik ko sa braso. Patapos na po tayo. Ayan, so
Bawang? Hindi nga yan yung mabawang. Wala yung sinabi ng CG, wala eh. Pero bravo. Ano na, wala nang pangin. Wala ba yun? Oo, yun na. Nakakuha nga ka na naman yung hindi. Ang mali lang yung nakapakit, oh. Ay, hindi. Pilang pang di baby. Tapos, ano ba? Sabi na ba? Sabi na ba? Sabi na ba? Ito lang din naman natin dito. Pang design. Hindi sa labos mga abon ba? Ay, bastos! Okay, tama na yan. Tapos na. Okay guys, so natapos din tayo sa paggawa ng ating experiment na numbers cake. Ayan, so naging dedication cake na rin siya kasi nagkaroon siya ng... Ayan, so happy birthday sa gilid. So hindi ko siya mataas kasi baka malaglag yung mga mallow. So yun lang. So pwede rin kayo mag-experiment or gumamit ng mga ibang mga pang-design or pang-topping. So ang meron nga lang ako ngayon is yung mallows tsaka yung parang candy na parang mga beads and mga ganito. Ayan, so sprinkles. Ayan, saka ganito. Ayan, and yung mga mallow. So, ito na lang yung natira. Kunti na lang. So, tapos na yung numbers cake ni Yuna. So, yun, maraming salamat sa mga nanood. So, ang budget natin dito is nasa mga 300 to 250 lang. So, try kong i-share sa description box kung magkano yung nagastos and yung estimated na budget. Pero, depende pa rin yun sa mga pipiliin nyo ng mga pang-topping. So, yun, maraming salamat. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, so, leave your like. Siyempre, mag-comments na rin kayo down below sa description or sa comment section. Ayan. Kung sakaling meron din kayong mga gustong i-suggest na mga videos na gusto na, o no, gusto nyo yung gawin namin. Or kung gusto nyo gumawa pa kami ng mga ibang mga desserts, so i-comment nyo lang. And syempre, huwag nyo na rin kakalimutan na i-share kung sakaling meron kayong kilala na magbe-birthday. So alam naman natin ngayong pandemic o ngayong may COVID pa rin ang hirap. So kailangan natin maging creative sa paggawa ng mga cake para maging special pa rin yung mga celebration natin. So pwede naman tayong gumawa ng mga homemade lang. So meron naman mga ganito, so mga no-bake ng mga cake. Ayan! Nalaglag. So, yun. So, hindi ko siya masyado nakadikit kasi kagagawa pa nga lang. So, i-wrap natin siya. And mamaya papakita ko sa dulo ng videos na to kung ano yung itsura niya. So, sa finished product. So, leave your, again, like, comment, and share. And huwag niyo kakalimutan siya na i-subscribe ang aming YouTube channel. So, yun lang. Maraming salamat. Bye!